Let's talk about TJ. Just before the beginning of the show, kaibigan, ipinakita sa akin ng aking assistant yung this recording, this MTV of TJ. He's very good looking. Kumusta kayong dalawa? Okay naman po kami. Huwag po tayo masyado nag-uusap lang yan kasi nanay at tatay ko. Well, ayaw? Ay, hindi naman, hindi po. Nahiya lang po ako sa kanila. Lang to talk about him. Opo, kasi first boyfriend ko, so I'm not used to talking to my parents about, Dad, may boyfriend ako, ganito, ganyan. Pero I'll tell you something. There's always a first time. Yes. Let the first time be now. No, but how was it? How did you meet? I mean, he's a singer. Yes, a very po. Good singer. After ng X Factor, meron akong kasama sa X Factor na maraming friends din ng mga musicians dito sa Manila. Tapos siya yung gumawa ng paraan na magkita-kita lahat ng mga musicians. Doon ko siya na-meet. So, was it love at first sight? Yung hindi spark? Din eh. Kasi sanay ako, sa barkada po kasi namin, ako lang yung babae. So, kahit na nung medyo nagpaparamdam na siya, sabi niya, hindi mo pansin? Hindi ko napapansin kasi nga, oh, barkada. So, one word. Describe TJ. Just one word. The first word that comes to mind. Love. Oh, di ba? Love. Painom po na tubig, Tito Boy. Oh, nga. Ako na may iinom ng kape. The first word that comes to mind. Love. Okay. 8 months. Yes, or less than a year. 8 months. 8 months. How has that journey been with TJ? We are taking things much slower kasi pinag-uusapan naman din po namin na kahit meron kaming relationship, parang priority pa rin talaga dapat kailangan namin yung career kasi yun yung unang reason naman kung bakit kami nandito sa Manila, and we wanna give our families better lives. The best thing about TJ? Understanding. That's good. Kailangan yun. Pero I think it also helps na naiintindihan nyo ang inyong trabaho. Yes, because you're both in the same profession. Mm-hmm. Diba?